yung camera ni Kuya. Follow nyo pa. Follow nyo. Thank you so much, Kuya. Sobrang bait. Ayun, sige na. Yung dali. Ah, ikaw, dali na. Ayan o, ayan o. Ay, alam! Nakanganga pa ako! So ngayon guys, pupunta kami ng Hanging Bridge. Let's go! Ay, tako! Let's go! Ay, ito na! Ito na ba? Ito! Time check, 6:34 na ng umaga. November 26, 2023. Papunta tayo ngayon sa Sitio Baag. Kahapon kasi, plano ko sanang pumunta ng Baguio. Kaya lang, nagkaroon tayo ng problema. Itong drone ko, muntik na malaglag. Natatanggal yung tali. Kaya ngayon, dinalian ko na dalawa na. Parang kailangan na ng maintenance ito. Matigas na yung gear. Kailangan natin yung pamintik. Baka bukas. Holiday naman bukas. Dahil yung Bonifacio Day, nilipat nila bukas. 27. Kaya pwede tayo magpa-maintain bukas. At pumupula na. Pumupula. Hindi pumupula yung gasoline ano nito, indicator. Nagbe-blink lang siya, pero siya hindi nag-red. Blinking na oh. Lakas din gumamit nito ng gasolina. Kahapon nakarating lang ako ng Rosales lang yun. Tapos balik papunta dito. Nag-full tank ako dun sa Mexico. Pagbalik ko dito, ito na, nagbe-blink na. Suzuki lang ang sakalam. Malakas sa gasolina. Tingnan natin kung ilan liters per kilometer. 14.8 lang kahapon. Dapat mapabot ko ito ng 17 per liter para sulit. Bultang. Okay na yun? Okay, sir. Oo. Ano na yun? Time check, 6:41. Almost 7 na. Dito na tayo dadaan sa may expressway. Tapos papasok tayo ng Concepcion. Exit tayo ng Concepcion. And then pagdating natin dun sa may Capas, tuloy-tuloy lang yun. Pagdating sa may Wiltec, diretso na yun. Uy, ginagawa. Oh, pinatubo yung Clark City dito. Barangay Dolores, dito tayo. Kaluwa tayo. Kasi New Clark City tayo. Pagdating natin sa New Clark City, diretso pa yun. Kasi sa kaliwa yung New Clark City. Banda na naman. Triplanator pa, New Clark City. Ah, ito yun. Ah, maganda dito. National sign. Pwede ba dyan magpalipad ng drone, sir? Drone? Huwag
Magpalipad oh. Ah, sige. Ito pala. Ah, sir. Kano ko yung ticket? Magkano, sir? 50. 50 pala. Saan yung parking nito, sir? Saan yung parking? Sa tower na mismo. Ah, paikot. Ah, sir. Thank you, sir. Ah, nandun. Maganda pa. Thank you, sir. Ano natin dito? National Shrine. Oh, maganda. Uy, maganda. Ikot. Sariwa yung hangin, ang daming puno eh, oh. Wow! Nakikita pa rin pala dito yung ano, magalang. Ano ba tawag doon? Arayat? Mount Arayat? Nandun, oh. Maganda mag-drone dito. Yun. Ito, meron. Ang lawak sa malapitan mo. Ang laki oh. Ito ang monumento o obelisk. Ito ang pinakagitna ng buong Capas National Shrine. At ang sinisimbolo nito ay kapayapaan. Ang malakrayom na hugis nito ay may tatlong bahagi na sumisimbolo naman sa mga Pilipino, Amerikano at mga Hapon sa panahong kasalukuyan na natuto na sa mapait na leksyon ang pangalawang digmaang pandigdig. At ang tuktok nito ay sumisimbolo sa mataas na mitiin ng mga Pilipino tungo sa kapayapaan. Kaya pala tahimik at payapa sa lugar na ito dahil ang sinisimbolo nito ay mataas na mitiin ng mga Pilipino tungo sa kapayapaan at katahimikan sa buong mundo. At isang malaking karangalan para sa akin na mapunta sa lugar na ito. Gumulong pa itong ganito. Ganito. Ito. Higla pa nakapin dito. Hi guys! At dito kami ngayon sa gamit na gamit namin itong camera ni Kuya. Follow nyo pa. Follow nyo. Yung dali! Ah, ikaw, dali na! Ayan o, ayan o! Hi! 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 Iikot tayo, iikot tayo! 1, 2, 3, go! Hey! Baka hindi pa na-save. Namatay kuya! Ay, alam! Nag-re-record pala! Nakanganga pa ako! So ngayon guys, pupunta kami ng Hanging Bridge. Let's go! Let's go! Papahanga kami.
sasakay kayo sa likod. Yan! Hindi namin alam kung saan yung daan, pero pupunta na pa kami. Lakad lang kami ng lakad. Hanging free! Dito tayo sa Kapa Shrine, guys. It's located here in Kapa Shrine and... Hanging Beach. Anong kahanging? For your info, we don't know. Nawawala kami, guys. Let's go! Nawawala kami. Bababa kami. Guys, it's so mainit. Uy, tapos meron pang drone. Hi, kayo sa drone! Oh, may drone kami. Ng hanging bridge. Hagard na beshi. Hello guys, I am Noe V. Ugay. I'm Eliza Garcia. I'm Crystal Manalo. I'm Angelica De La Cruz. I'm Isa Sophia. Luna. I'm Jesslyn Gomez. Angge. Kim Tomas. Mokang. Toylin Sagun. We are BS Tourism Management students of Tarlac Agricultural University. Woo! Hi guys, I'm Joshua Santiago. Hi guys, I'm Gypsilin Roque from Santa Ignacia, Tarlac. You can contact me on Facebook, Gypsilin Roque. It's JYPSLYNN. Thank you! Ako naman po sa Instagram po, Joshua Santiago po. Double A po. Yan, tapos sa Facebook po, Joshua Santiago. Tapos sa Gmail ko po kung gusto niyo po mag-inquire, joshuasantiago880@gmail.com. Thank you. Okay na yan. Wala namang hanging bridge. Kuya, wala namang hanging bridge. Saan ang hanging bridge dito? Umahangin lang po. Paki-bridge. Actually, niloloko lang tayo ni Chris. Secure na secure to. Hindi ko na napuntahan yung hanging bridge.
kasi abuti na tayo natangkali. Baka launa na ako makabalik nito. Oo, ang bigat talaga. Lalo pag full tank. Mainit na. Time check 9:25. Mas siguro nandun tayo. Marami na rin tao dito. Dati kunti pa lang dito, 2 years ago. Ewan ko kung pakiramdam ko lang yun dahil pandemic naman yata eh. 3 years ago wala kang makitang tao dahil siguro sa pandemic, pero ngayon marami ng tao. Alam ko dito banda may isang hanggan eh, yung pakanan yun na yung papuntang Baag. Ito na yata yun. Ito na nga, kakanan na tayo dito. Ito diretso, hindi ko alam kung anong lugar yan. Basta tayo dito na tayo. Tatawirin natin ang tulay dito na bagong tulay rin. Noong last ako na pumunta dito, ginagawa pa lang yung tulay dito. Pwede dito. Why not? Diba? Why not? Unat na unat. So subukan natin ngayon ng drone. Tingnan natin kung kaya niya yung follow me. Hirap pala mag-drone. Time check, 10:30 na. Baka 11 na tayo makarating doon. Ito yung mga hindi na pinapakita sa vlog eh. Yung mga daan na ganito. Pag sa vlog, papakita mo, ang ganda-ganda na. Yung pala, idadaan ka sa mga ganito na daan, no? Yung maalikabok. Dito. Maraming purgatory yung dadaanan, no? Bago pa makarating ng langit. Ayun, no? Oh my god, ganito ba talaga? Pag nagkamali ka, nung kasama ba pulutin? Pag nagkamali lang naman, pag hindi ka nagkamali, okay lang. Lord, pakumbayan niyo ako. Nako, ito, pag nadulas ako dito. Oo, oh, oo. Oh. Pero maganda naman ah. Okay na. Pag nalampasan mo yung purgatorio, langit ka na. Inaano lang nila dito sa paket sila nagkakalito. Magkano? Ha? Ano? Magkano? Kahit magkano? Kahit piso pwede na? Nice. Sige, ito pa. Ayan, thank you.
tayo ito. Wala na, dito na. Saan ang daan? Ha? Saan ang daan? Ababa? Dalawang taon, buwat ng huli kong napunta ng Sitio Baag. Sa wakas ay napuntaan ko itong huli. Ang dating mga tulay na ginagawa pa lamang noon, ngayon ay tapos na. Lumapad ng konti ang mga daan. Ang dating 2 lanes, ngayon ay 4 lanes na. Nagkaroon na rin sila ng biyudik na pwedeng puntahan at pagpahingaan ng mga turista. Sa lugar na to, kitang-kita ang buong paligid ng Sitio Baag. Pero pag kayo motorista, ingat lang pag kayo pupunta. Medyo matarik ang papunta mismo ng biyudik. Medyo may kalayuan at liko-liko ang daan. Pero pag narating nyo ang inyong paruroonan, sa ganda ng view nyo, ang biyahe nyo ay sulit naman. Maliwalas ang panahon nang mapunta ako ng Sitio Baag. Kaya naman ang gandang pagmasdan ng mga ulap sa kalangitan. Tila ba ito'y mga puting bulak? At sa likod naman ito, ang bugaw na kalangitan. Ramdam ko rin ang dampi ng malamig na simoy ng hangin. Ang lahat ng pagod ko sa biyahe ay napawi at nawala. Sa mga susunod na panahon, hindi lang ito magiging pasyalan. Ito rin ang magsisilbing ugnay na daan, mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Bataan. Sa mga panahon na yon, magiging mabilis na ang kalakalan sa pagitan ng mga probinsya ng Tarlac, Zambales at kanilang mga bayan. 11:35. Pangalaw na tayo makakarating ng San Fernando nito. Ay! Na talaga. Ay, Diyos ko! Grabe ito. Nakakakapa. Pag pa hinahawakan ko yung clutch. Grabe. Dapat adventure bike yung dala natin dito. Hindi pwede yung ganito. Mabigat to eh. Yung pang ganito, pang XADB siguro pwede yan. Pero nakakatakot pa rin yung pababa. Ayun. Simple lang to pero ang hirap nito, mga bato-bato na to. Kalbaryo. Last na lang. Last na ito na paghihirap. Tapos ito okay na. Ito na yung last na paghihirap. Kasi nasabi ko. Pero pwede naman yata dito. Ayun o, nakakada naman pala eh.
Bakit ba ako dumaan dun sa doon? Eh, pwede naman pala ditong dumaan. Ba't kaya may mga simento dito? Ah, buhangin. Bye-bye. Doon pa ako kanina dumaan sa taas kasi akala ko andun na yung view deck. Yan pala, dito ka lang dadaan. Ayan o, kung may kasalubong, medyo walang hangin. Ayan o. Oh, nakto. Kanina pa yun sila, sir. Paakyat ako dito, paakyat pa lang sila. Pababa ako, paakyat pa rin sila. Tandaan tayo dito. At pag nag-uubisyo tayo dito, doon tayo pupulutin sa baba. Kita na doon, papansin natin, naka 4 lane na siya. 2 lanes yung papunta doon sa Tarlac, 2 lanes din yung papunta ng Zambales. At napakaganda nito pag natapos to. Pag natagos na to, magandang daanan to. Ito, papuntang monasteryo yan. Diyan o, banda. Kaya iikot ka. Kung doon ka dadaan, ikot pa yun, monasteryo yun. Dito lang to. Ako o doon lang yung dinanak. Pwede na nga ako dumiretso ng Tarlac City. Ay, Tarlac City yung Clark City, New Clark City. Kakanan lang tayo doon pagdating natin doon sa New Clark City. Tagus na yun, papuntang Inlex. Pero dito na rin ako dadaan sa may Kapas Tarlac. Ito na ako sa bahay magkatatanggalian. Kahit alauna ako kumarating doon. Thank you.